Sige yan, matapang yan. Yari ka dyan. Ngayong araw ay papakulang ko na dito yung aking mga rabbit. Pero bago lahat, wawalis muna ako para mawala yung mga kalat at mga basura. Kasi baka makakain sila habang sila ay nagagala-gala. At pagkatapos ko ipunin lahat ng nawalis ko, ay ilalagay ko na dito sa plastic ng basura. At sunod, ay ilalagay ko na yung ginagawa kong pangsara na tela. Nang sa ganun, hindi makapasok yung dalawa kong alaga at the same time, hindi na rin sila makawala. At talagyan ko lang simento yung baba para hindi nila mausog kapag dito sila dumikit. At tinanggal ko na rin yung mga nakasampay na damit ng aking anak para hindi sila magkaroon ng dumi kapag inilabas ko na yung mga alaga ko. At ang una kong inilabas ay itong dalawa dahil medyo mailap-ilap ito. Yan, inuna ko muna yung puti, yung lalaki yon. At sunod itong isang pinakamalaking rabbit, yan, yung babae. At sunod itong bagong panganak, yan, kakapanganak lang yan, 3 days ago. At kasunod naman ay itong kanyang mga anak, yan. At madali lang silang hulihin dahil hindi pa naman ito masyadong mailap maliban doon sa dalawang nauna. At yan, tapos na. At yun, nandito na sila, ayan o, sa loob. Napakaganda nilang pagmasdan na malaya silang nakakagalaw-galaw eh, no? Paikot-ikot lang sila, ginagawa nilang bahay yung motor eh, no? Diyan sila nagtatago. At yan, nakita ko nga, parang mayroon silang hinahanap. Siguro naghanap sila ng pagkain. Kaya yun, naisipan kong bigyan sila pagkain eh, no? Pids muna yung ipapakain natin ngayon dahil napansin ko, medyo nagsawa sila sa gulay, no? Hindi nila masyadong inuubos yung gulay, kaya pigs muna yung ating ibibigay sa kanila. Yan. At yan na nga, kakain na nga, yan, no? Yan, ganyan sila kung kumain, no? Maya-maya, dadami na sila dyan. Ayan na. Diba? Medyo namimiss nila yung pigs, gawa nga ng puro gulay sila, no? Hindi ko rin sila masyadong binibigyan ng pigs, gawa nga ng bukod na mahal yung pigs, ay hindi rin masyadong maganda sa kanila kapag puro pins ang ipapakain mo. Dapat may gulay din. Dahil gulay naman talaga yung kinakain ng mga rabbit natin. At yun talaga yung masustansya para sa kanila at maganda sa kanilang katawan. At yun na nga, nagtatakbuhan na nga sila. Ayun o, nagmamarcha. At yun, kumuha pa ako ng isang lagayan ng pagkain para hindi sila mag-agaw-agaw, para magkasya silang lahat dyan. Kasi pito yan sila na nandyan. Eh, no? At ito, yan, ito yung pinakabata sa kanila. Magto 2 months pa lang yan, kaya medyo maliit-liit pa. Pero sa tingin ko, siya yung pinakamalaki. Kapag nagkataon, siya yung pinakamalaki sa grupong yan. Ito yung kanyang nanay, yan, yung kulay brown na yan. Kaya ako pala sila ginanito, eh, no? Para labas din nila yung stress nila na hindi lang sila palaging nakakulong at nakakagala-gala sila ng ganyan. Para at least kahit papano, ma-exercise din yung kanilang mga katawan. Eh. At habang nandun sila sa kanilang playground, ay nilinis ko muna itong kanilang mga kulungan. Nang sa ganon, pagbalik nila dito, ay malinis na. Eh, no? At yan, winalis ko lang yung kanilang mga dumi sa ilalim. At napakadali lang naman itong linisin. At lalong-lalo kapag ang papakain mo sa kanila ay pigs, napakadali lang po itong walisin. Eh, no? Dahil tuyo yung magiging dumi ng mga rabbit natin. Pero kapag gulay, ay medyo may pagkabasaan ng konti, pero napakadali pa rin namang walisin. Basta may walis ka lang, pagkatapos banlawan mo ng tubig, yan, tapos na yan. At kung may nakikita kayong mga gulay, at yan yung dahilan kung bakit pigs muna yung ating pinakain sa kanila. Kasi yan, oh, nagkakaroon na sila ng tira, indikasyon niya na medyo nagsasawa na sila sa gulay at gusto na naman nila ng iba. Kaya yan, ang pinakain natin sa kanila ngayon ay pigs muna. Pansamantala lang naman yan, minsan once a week ko lang ginagawa kasi medyo may kamahalan din yung pigs, no? At yun, pagkatapos kong walisin, ay kinuha ko muna yung kanilang mga lagay ng tubig para malinis na rin, no? At para malagyan natin ulit mamaya ng bago. Pagkatapos ay kumuha lang ako ng tubig para mabanlawan yung kanilang mga kulungan kasi kagaya ng sabi ko sa inyo, medyo mahirap ito linisin dahil may mga sumasabit na mga dumi nila. Dahil tulad nga ng sabi ko, ito ay may breeze pa. Hindi kagaya na itong bago nating gawa na malinis na, wala nang breeze-breeze. Screen na lang lahat, kaya pag dumumi sila ay diretso na sa baba, kaya wawalisin na lang natin. Pero pansamantala lang yan, at pag nakagawa tayo ng bago ay alisin na rin natin yan dyan. At yun, tapos ko nang winalis, tapos ko na rin siyang binanlawan. Purpose ng pagbanlaw natin, bukod sa matanggal yung dumi, ay mabanlawan din yung kanilang mga ihi, no? Kasi syempre, pag umihi yan sila, dyan lang yan naman sa ilalim, no? At dito naman sa pwesto nila ay drainage dito sa gilid, kaya yun, hindi tayo mahirapan na maglinis sa kanilang mga dumi, no? At yun, tapos na. At ito na yung kanilang mga kulungan, ano, malinis na yan. Wala na yung mga dumi, wala na yung mga kalat nila, yung mga tirang gulay. At yan, ito isang to, yan. Ito lang dahil sabi ko nga may brace kaya nasabit.
Okay? Yan o. Wow. Linis na ng ilalim. Yan lang yung sekreto para hindi magkaroon ng amoy yung inyong mga alaga. At pagkatapos nga ay pinuntahan ko na yung aking isang aso. Yan o. May alaga akong isang punta rito. At kukunin ko siya para isama doon sa mga alaga ko para masanay na siya habang lumalaki na may kasama siya mga rabbit. Uli! Halika na, darating na ang bida at kontrabida. Huwag kakagatin yung mga rabbit ha. Ha, laro-laro lang kayo ha. Huwag mga ngagat sa rabbit ha, kung hindi mapapalo ha. O yan. Yan. Yan sila oh, dami-dami nila oh. Yan, sino yan? Sino yan? Kala mo ha, kaya mo pangbulihin yan ha, hindi na kaya yan, mas malaki na yan kasi sa iyo. Oh, 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 la, 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 la. Yan. Yan, sige, maglaro kayong dalawa. Oh. Sige, laruin mo. Papalibutan siya. Yari ka ngayon. Takot ka, malaki yan. Malaki yan kasi sa'yo. Yan, yan lang yung kaya mo. Yung anak niya, maliit. Yun, yun. Sige. Hello. La, dyan yung nanay. Yari ka dyan sa nanay. La, la, dyan yung nanay. Yan, sige, kaya mo yan. Hala! Hala! Sige! Hiligil ka ngayon! Sige! Sige yan, matapang yan, yari ka dyan.
At pagkatapos nga nilang maglaro, ayan ay kinuha ko yung pigs para lagyan yung kanilang mga pagkainan para pag nilagay ko sila ulit ay ready to eat na sila. Ino? At ito, yan yung kanilang mga pagkainan. Mga bago rin yan. Yan, lagyan lang natin ng pigs para pagbalik nila sa kulungan nila ay may makakain na kaagad sila. Dahil sigurado pagod na pagod yan sila sa kakatakbo, lalong-lalo pag habol-habol dun sa aking aso. Ino? At yun, dahil medyo mainit na dito sa likod, ay babalik ko na sila sa kanilang mga kulungan. At yan, yung aso ko parang gusto pa makipaglaro. At ito yung medyo challenging na part dahil pagka hinuhuli mo na sila ay mabilis silang tumatakbo at hindi sila madaling hulihin. Ino? Maliban dito sa mga maliliit, medyo madali silang hulihin. Pero itong mga malalaki, lalong-lalo yung kulay puti na yun, yung katabi ng aso ko, ay napakahirap niyan hulihin at napakailap niyan. Yan yung lalaki. Yan, ayun o, parang nakikipaghabulan pa sa akin at yung aso ko parang gusto ba akong tulungan. Ayan, ayan, ayan. Sige. At kalauna naman ay nahuli ko rin. Aso ko ay biglang nalungkot. Ayun o, hinahanap niya yung mga kalaro niya. Siguro gusto pa niya makipaglaro sa mga rabbit. Pero sabi ko, mainit na, kaya balik na muna sila sa kulungan next time naman. Asan na yung mga kasama mo? Wala na? Ha? Wala na yung mga kasama mo? Anong pangalan ng mga kasama mo? Ha, yung mga kaibigan mo, anong pangalan ng mga kaibigan mo? Ha, may nahuli ka ba? Wala ka namang nahuli. At yon, tapos na yung kanilang paglalaro sa first day doon sa kanilang playground, you know? At yan, yung isang yan, uhaw na uhaw, kaya uminom. Yan. At yon, maraming salamat. Thank you.